Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito ay inyong matutunghayan ang action drama mystery thriller movie na may pamagat na Ekvillain. Nagsimula ang kwento sa isang lalaking trabahador ng isang kier na nagngangalang Joro. Nakabihis ito ng pangpormal na kasuutan habang naglalakad papasok sa opisina ng pinag-a-applyan niyang trabaho. Matapos ang interview ay agad niyang tinawagan sa cellphone ng asawa niyang nagngangalang Ayesha. Sinabi ni Joro dito na baka hindi siya nakapasa sa nasabing job interview pero maghiliw na ipinahayag ni Ayesha na magtiwala lang siya sa darating na resulta dahil maigi naman nilang pinagsanayan at pinaghandaan ang lahat bago sumapit ang pagkakataon na ito. Nang marinig ito ni Joro ay gumaan na ang loob niya at hindi na siya makapaghintay na makauwi sa kanilang bahay. Sa hindi inaasahang tagpo, habang patuloy silang nag-uusap sa cellphone ay may misteryosong nakasuot ng itim ang hindi agad napansin ni Ayesha na nakapasok na pala sa loob ng bahay nila. Agad nitong inatake si Ayesha ng walang pag-aatubili at narinig na lamang ni Joro sa kabilang linya ang sigaw ng kanyang asawa at mga nababasag na kagamitan. Sinubukan pang umiwas ni Ayesha sa mga pagdamba at atake na ginagawa ng misteryosong nanghimasok pero hindi rin nagtagal ay tinamaan siya sa kanyang likuran. Lubos na kinabahan si Joro sa kanyang mga naririnig sa cellphone kaya napatakbo na lang siya ng walang tigil habang naghahanap ng masasakyan na taxi. Hindi makakaila sa kanyang mukha na sobra na siyang nag-aalala sa mga nangyayari lalong-lalo na at patuloy niyang naririnig sa kabilang linya na talagang patuloy pa rin na inaatake ng individual na nang loob sa bahay ang asawa niyang si Ayesha. Sa ilang saglit ay winasak na rin ng nasabing nakaitim ang cellphone kaya mas lalong tumindi ang pag-aalala na kanyang nararamdaman kung saan halos makipagpatintero na rin siya sa mga sasakyan sa daan. Sinubukan pang magmakaawa ni Ayesha na kuhanin na lamang ang lahat ng kanilang pera sa bahay pero hindi siya pinapakinggan ng misteryosong salarin. Dumating sa pagkakataon na biglang kinuha nito ang isa sa mga laruan na palamuting papel sa loob kasunod ng pagtulak sa kanya sa bintana na agad na nagpatilampon kay Ayesha palabas. Sumakto rin na nasa malapit na si Joro pero nakita na lang niya na huli na ang lahat dahil nasa ibaba na ang kanyang pinakamamahal na asawa. Ang masakit pa dito ay nakuha pa siyang paghinalaan ng mga pulis at siya ang pinag-iinitan ng mga ito sa nangyari kay Ayesha dahil lumalabas na isa palang kilabot na miyembro ng gang si Joro at marami na itong tinapos bago sila nagkakilala ni Ayesha. Mapag-aalaman na lang na sa ganitong sitwasyon rin na ito sila unang nagkita kung saan matapos siyang hulihin ng mga pulis sa panggugulo niya sa kapistahan noon ay si Ayesha ang tumulong sa kanya na makalabas ng presintong ito. Kalaunan ay pinakawalan rin siya ng mga pulis dahil sa ebidensya na isang misteryosong nakaitim nga talaga ang totoong salarin. Agad siyang dumiretsyo sa bahay nila at pinag-isipan kung sinong walang puso ang makakagawa nito sa kanyang pinakamamahal na babae. Dito ay naisip niya na tama ang mga pulis at maaaring konektado ito sa dati niyang buhay bilang isang kilabot na miyembro ng gang noon. Kaya pagsapit ng panibagong araw, kaagad niyang sinugod ang pier na pagmamay-ari ng gang boss na si Brijesh na pinaghihinalahan niyang mastermind sa pagtapos sa kanyang asawa dahil mapag-aalaman na tutol ito sa pagtiwalag niya sa samahan nila ng dahil kay Ayesha. Galit na galit niyang kinumpranta ang buong grupo nito at mag-isa siyang nakipagbakbakan sa maraming bilang na mayroon sila. Sa pakikipaglaban rin na ito na niya ibinuhos ang dalamhati at panghihinayang na kanyang nararamdaman dahil alam niya na kung umabot lang sana siya ng mga oras na iyon ay buhay pa sana ang asawa niya at talagang makakatikim ng gulpi ang misteryosong salarin. Isa-isa niyang patuloy na pinapabagsak ang mga dati niyang kasamahan na ito at ang layunin niya ay harapin ang nasabing gangster boss na kasalukuyang pinapanood sa itaas ang nangyayaring tensyon at kaguluhan. Gigil na gigil rin nitong ipinagutos sa lahat ng kanyang mga tauhan na puruhan si Joro. Ngunit kahit magtulong-tulong sila hindi talaga nila kayang pigilan ang lalaking ito na may matinding hangarin na malaman kung sila nga ba talaga ang nasa likod ng mga masalimuot na nangyari sa kanyang pinakamamahal. Hindi nagtagal ay nalapitan na niya ang kanyang dating boss at harap-harapan niya itong pinaamin.
Sa laking gulat niya ay sinabi nito na wala silang kinalaman sa nangyari at bilang patunay ay dapat na siyang magtungo sa bayan para malaman ang mga sariwang balita patungkol sa mga sumunod na naging biktima ng salarin. Lumalabas na habang nagkakagulo sila dito ay may panibagong babaeng nag-iisa na naman sa bahay ang minalas na tinapos ng misteryosong nakaitim na kaparehong kapareho ng nangyari kay Ayesha. Nang mapagtanto niya na hindi ang dating grupo niya ang may gawa ay sunod naman niyang tinugis ang iilang miyembro ng kalaban na grupo na may malaking galit sa kanya. Subalit kahit ginulpi niya ang mga ito ay parehas lang ang nakuha niyang mga sagot at ni isa sa mga ito ay walang may bakas na sila ang salarin na tumatapos sa mga babae ng sunod-sunod. Gusto na sana niyang sumuko at ipagpasa Diyos na lang ang lahat pero sa hindi niya inaasahang pagkakataon, sa simbahan kung nasaan siya ngayon, nakita niya ang paslit na ito na hawak-hawak ang laruan na gawa sa papel na matatandaan niyang gawa ng kanyang asawa. Nagkaroon kaagad siya ng malakas na kutob na konektado ang nasabing paslit sa hinahanap niyang salarin. Kaya upang makumpirma, palihim itong sumunod sa bahay nito kung saan nagtaka siya na tila isang simple at normal naman na tao ang mga magulang nito. Ngunit nagbago na lamang ang lahat ng mag-isa na ang padre de pamilya na si Rakesh matapos nitong atakihin ang isa na namang babae. Dito na lumitaw at sumulpot si Juro, agad niyang sinugod ang salarin at buong todo niyang binanatan ito ng walang tigil. Hindi na napigilan pa ni Juro ang matinding pagkapuot na kanyang nadarama. Ni hindi pumasok sa kanyang isipan na isang mukhang ordinaryong lalaki lang pala ang kanyang hinahanap. Bagaman hindi pa malinaw kung ano ang motibo kung bakit nito biniktima si Ayesha ay nagpatuloy lang siya sa paggulpi rito. Kalaunan nang siya ay mahimasmasan na ay agad niyang isinunod ang katanungan kung bakit at paano niya nakilala si Ayesha. Mapag-aalaman na ang lalaking ito ay isang matinong mamamayan na may ordinaryong pamumuhay tulad ng karamihan, ngunit nagbago ang lahat nang sa isang araw ay bigla na lang itong tinanggal sa trabaho at hinamak pa siya ng kanyang mga amo na dahil sa galit at pagbanta na rin sa kanya ng asawa niya na iiwan siya kapag wala siyang maibigay na pangtustos sa pamilya ay nakuha nitong kumapit sa patalim. Lumalabas na dito na rin nagsimula ang hilig nito sa pagtapos ng mga babae na parabang tuluyan siyang ginawang baliw na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan at kamalas-malasan na sa araw na iyon ay nakausap niya si Ayesha sa ibaba ng building kung saan sila nanunuluyan. Mabubunyag na tila nagkataon nga lang talaga ang lahat at lalong hindi nagustuhan ni Juro ang kanyang mga narinig kaya mas lalo nitong ipinagpatuloy ang ginagawa niyang paggulpi. Makalipas ang ilang saglit, nang tatapusin na sana lahat ni Juro ang kabaliwan ng lalaking ito ay bigla niyang naalala ang ipinangako niya noon kay Ayesha na magbabagong buhay na siya at titigil na sa pagtapos ng buhay. Dahil rito, itinigil na niya ang ginagawa niyang paggulpi at dinala niya ito sa harap ng ospital. Nagbigay rin ito ng pera at sinabing ibigay niya ito sa kanyang maiiwang mag-ina para sa oras na dumating na ang mga pulis para hulihin siya ay hindi na niya po problemahin pa ang mga ito. Ginawa naman ito ni Rakesh subalit patuloy na nagsinungaling ito sa kanyang asawa at habang naghihintay si Juro sa labas ay hindi na naman ito nakontrol ang kanyang sarili at maging ang isang nurse ng ospital ay tinangka nitong biktimahin. Habang may inaayos ay palihim nitong dinamba ang babae, mabuti na lamang ay natunugan ni Juro ang isa na namang kabaliwan na balak nito. Dito lang napagtanto ni Juro na sobrang malala na ang sira ng lalaking ito dahil sa kabila ng ibinigay niyang pagkakataon ay nakuha pa nitong sumubok na gumawa muli ng mali. Nagkagulo sila sa loob ng kwarto kung nasaan sila ngayon, makikita na pumapalag na rin sa kanya ang baliw na ito kaya hindi na naman napigilan ni Juro ang sarili niya lalo pa at parang hindi naman ito nagsisisi sa kanyang mga ginawang pagtapos ng mga inosente, lalong-lalo na kay Ayesha. Dahil rito, naging conclusion ni Juro na hindi na niya ito isusuplong sa mga pulis, bagkos ay araw-araw niyang ipaparamdam dito ang sakit na dinanas ni Ayesha. Nang sumobra siya sa ginawa niyang paggulpi ay agad niyang sinabihan ang nurse na tulungan ito pero ayaw pumayag ng babae dahil sa pagtangka nito kanina sa kanya kaya si Juro na lang din mismo nagturok ng gamot na nagpapanumbalik ng daloy ng mga nagbarang ugat. Sinabihan siya ng nurse na isang pagkakamali rin ang balak niyang gawin dito pero hindi na ito pinansin ni Juro at isinakay niya si Rakesh sa dala niyang sasakyan at dinala sa likod ng ospital para subukang banggain na unang panimula ng balak niyang pagpapahirap dito. Pero nang gagawin na ito ni Juro, dumating na ang hepe ng pulis at agad siyang pinigilan. Lumalabas na nakapagsumbong na pala ang nurse sa mga nangyayari.
Ito na ang ginamit na pagkakataon ni Rakesh upang tumakas at iwan ang mag-ina niya na kinuha na ng mga pulis para sa imbestigasyon dahil dito pala napupunta ang lahat ng alahas na ninanakaw mula sa mga inosenteng babae. Naging sikat sa buong bansa ang pangyayari, at si Juro ay nakulong rin dahil sa kontrademanda na inihain ng asawa ni Rakesh na imbis na maawa sa mga babaeng tinapos ng asawa niya ay kinunsinte nito ang mga maling nagawa ng dahil sa kanyang luho. Napanood ito ng dating boss ni Juro at kahit mayroon silang hindi pagkakaintindihan ay hindi ito nagdalawang isip na siya ay mapiyansahan. Pagkalabas ng kulungan, agad niyang inisip kung saan maaaring magtungo ang baliw na ito. Sa isang saglit ay nagulat siya ng ito na mismo ang tumawag sa kanya at sinabing siya naman ang maghihiganti habang nakaharap sa tindahan ng tatay-tatayan ni Ayesha. Dahil wala na siyang pamilya ay agad niyang naisip ang matandang nag-aruga kay Ayesha. Sinabihan niya ang mga pulis at nagmadaling nagmaneho patungo sa tindahan pero sa kasamaang palad ay huli na ang lahat at nagtagumpay na si Rakesh, lubos ang kanyang pagsisisi at naisip niya na sana ay tinapos na niya na lang sana ito noong una pa lang, sa pagkakataong ito ay tila ba alam na niya ang sunod nitong pupuntahan, agad siyang umuwi sa bahay nila kung saan tama ang kanyang hinala na dito ito sunod na magpupunta. Nang galaiti si Juro sa sobrang galit at mabilis niya agad itong sinugod kung saan sa kabila ng tinatamumuli nitong gulpi ay patuloy pa rin ito sa pagtawa habang isinasadula at kinokopya ang mga ginawang pagmamakaawa ni Ayesha ng araw na iyon. Sinabi ng demonyong baliw na ito na habang buhay siyang mananalo sa laro na sinimulan niya dahil kahit magawa niyang mailigpit siya ngayon ay dadalhin niya pa rin ang lungkot at dalamhati ng nangyari sa pinakamamahal niyang asawa. Nagpatuloy lang ito sa pagtawa habang tumatanggap ng mga sunod-sunod na atake mula kay Juro kung saan dahil rin dito ay unti-unting napagtanto niya na kahit tapusin niya ang baliw na ito ay tila ba hindi mabibigyan ng totoong hustisya ang pagkawala ni Ayesha dahil hindi naman ito nagsisisi bagkos ay nagagalak pa sa kanyang ginagawang paghihiganti. Sa ilang saglit, habang patuloy na pinaglalaruan ng baliw na ito ang silohikal na pag-iisip ni Juro ay nakatanggap sila ng tawag sa cellphone nito na bumagsak kanina sa sahig. Narinig nila na ito ang asawa ni Rakesh pero humihingi ng tulong, mapag-aalaman na nilooban ng gang nila Brijesh ang kanilang bahay kung saan ang kaninang demonyong walang nararamdamang pagsisisi ay biglang nagmakaawa na halos maiyak-iyak pa. Tinapos nila Brijesh ang asawa nito dahil lumalabas na direkta itong nagsususol na magnakaw ng magnakaw para dumami ang kanyang mga luhong alahas. Dahil sa galit ay inatake nito si Juro at bumagsak sila palabas kung saan sakto na tumama sila sa bubong ng isang tindahan. Hindi agad makabangon si Juro dahil sa bumaon sa tagiliran nito, nang kumuha si Rakesh ng malaking bato na pangtapos sa kanya ay sumakto na may isang kotse ang hindi nakapagpreno at tuluyan siyang binangga. Sa pagtatapos ay pumunta si Juro sa bahay nito, patuloy niyang tinupad ang pangako niya kay Ayesha na talagang magbabagong buhay na siya at hindi niya tinapos ang inosenteng paslit at kinuha niya ito upang alagaan. Special shoutout kay Mars Channel, sa Daragosa Family and Vistar Family, kay Gina Algabre, kay Eduardo Bernal ng Pandi, Bulacan, Bonifacio from Pasig at Lipa, Batangas, at sa muli kay Bogard Kainin, maraming maraming salamat po sa inyong lahat.